Yo, what's up? This is LP from Team Intecoloso. And for today's episode, basic polishing tayo. Paano nga ba mag-polish ang Team Intecoloso? Yan ang agenda natin today para mapakita sa inyo kung paano mag-polish at magtrabaho ang Team Intecoloso. Yeah! So to start, ito ang magiging subject natin. So para mas maunawaan nyo, ang gagawin ko ay hahatiin ko siya sa gitna by using a tape. Parang 50-50 ang mangyayari. So parang before and after para mas maunawaan nyo. So in this side, iiwanan ko siya. Gagawin ko lang sa kanya is decontamination. And this side, ito yung ipapolish natin para makita nyo yung pinagkaiba nilang dalawa. So para malaman natin, check natin yung status ng unit. So magpo-post ako dyan sa screen para makita nyo kung ano yung pinagkaiba nilang dalawa. At yung mismong default settings pala nito, kung ano yung itsura niya ngayon at mamaya yung itsura niya after. So bago natin umpisahan, syempre ano ba ang mga kailangan natin sa pagpapolish? Syempre pwede namang hand bob, diba? Pero in this case, gagamitin natin yung mga polisher na meron tayo o yung mga gamit namin. So ito, umpisahan natin kay Rotary. So ito, wool pad to kung tawagin. Tapos ito ay Max Tools. Kung kailangan nyo nito, magbibili nyo ito ng dyan sa screen. Max Tools Rotary. Usually ito yung gamit ng mga bopping-bopping sa makikita nyo sa mga talyer, mga ganun. Tapos ang price niya is mura lang, di ba? Maningil sila 2,000, 2,500, mga ganyan. Tapos sa Team Intecoloso, ang presyo is 6,000. Ang laki ng diferensya, di ba? Bakit? Yun ang alamin natin. Dahil yan ay nasa process. So second, papakita ko sa inyo isang gamit ko. Ito ay yung Makita. Makita PO500C yung model niya. So hybrid to kung tawagin nila kasi may switch siya. Pwede siyang rotary o dual action. Ito siya. So kung nag-uumpisa ka palang mag-polish o gusto mong matuto, maganda tong polisher na to kasi pagka hindi ka pa marunong, ang hirap pagka ano eh, rotary ka agad yung mag-uumpisa kasi mas prone ka sa sira compared sa dual action. Dual action kasi kahit ipilmi mo, halimbawa dito, ipilmi mo siya, hindi siya magkukos ng team plate o hindi mo siya mauubos kasi ang galaw ng dual action is dahan-dahan lang. Hindi siya pwede katulad ng rotary na winawas-iwas. Ang rotary, ano yan eh, para sa mga ano na yan eh, mga matagal na nagpa-polish, parang advanced level na siya. So pagka beginner, mas okay kung DA muna ang gamitin mo. Yun nga lang, ang cutting ability nito o yung magtanggal siya ng scratches dito sa rotary ay napakabilis. Yun nga lang, kailangan mag-start muna sa basic. Mag-try ka muna ng dual action polisher para mas safe. Tapos, susunod. Ito, isa pang polisher na ginagamit namin is Rupes. Dual action din siya. So usually, ang ginagawa namin, mag-start kami sa rotary, then dual action. Makita nyo yun mamaya pagka pinakita ko. Kung kailangan nyo ito, magbibili nyo siya sa, meron siya sa Lazada. Tsaka sa, like kung binibila nyo, Reflection Car Care. Kasi may installment dun eh, kaya mas magaang. Tapos isa ko pang ginagamit ay itong mini polisher ko. Yung hybrid kung tawagin. Rupes din. So ito siya, pakita ko sa inyo. Kailangan, daming gamit eh. Duh. Ito siya, maliit lang siya. Ginagamit ko to sa mga kantuan tulad ng mga ganito or sa mga maliliit na bahagi ng sasakyan. Kasi kailangan to dahil kung ito gagamitin nyo, sample lang, halimbawa ah, sample ito, gagamitin nyo dito or sa mga edges, mangyayari dyan is burn edge kung tawagin. Yung sa mga gilid. Lalo na sa mga kantuan. Kasi pang flat lang to na malaki. Kung dito nyo siya ilalagay, yung pinaka nakaumbok sa kanya, yung mga edges, yun yung nabubugbog. So, anong nangyayari, mas bugbog ito kaysa dito. So, mangyayari, mauubos yun. Hindi siya pantay. Saka hindi siya kakasya sa iba. Halimbawa, sa mga dito, sa bumper, kung dito, mas prone siya sa contact mark. Nagko-contact yung pinaka-kanto niya nito. Kaya mas okay kung gagamit ka ng maliit na polisher. Kumbaga, pwede natin tawagin to na
yung tinasabi nila na right tool for the right job. Kung kailangan nyo itong maliliit na polisher, so nagkakahalaga ito ng, andyan, nasa screen. Popos ko dyan. May kamahalan, pero syempre, investment to eh. Kung baga, hindi naman magmamahal yan, hindi naman walang dahilan, di ba? Matibay din naman. So, may mas nabibili nito na mas mura, ibang brand. Okay din naman, so sa akin kasi ito yung first choice ko. Yeah! Kaya yun. Pero gusto ko din yun kasi ayokong laging bugbog itong maliit kong ito eh. So, ayun. So, pwede natin umpisaan. So, ito yung process namin. Mag-uumpisa kami by washing. Pero bago yan, syempre, papakita ko muna sa inyo kung ano yung naging result natin sa glass nung nakaraan. Hindi ko nagawa kasi masyadong busy. Duh. So, ngayon, pakita ko sa inyo. So, eto na. Eto na yung result nung nakaraang vlog natin. Ito yung inaplayan natin ng Nanoperlite. So, kung di nyo napanood yung video, baka mapadaan kayo, please, panoodin nyo. And like and share, syempre. Subscribe na din kayo. So, ito yung result niya. Pakita ko sa inyo. Ay, di pala bukas ng tubig. Da! Pabukas nga lang ako ng tubig. Please. So ayan, nakita nyo na kung paano siya i-repel, yung repellent niya. Pakita ko yung last na ginawa natin, kung ano yung itsura niya dati, sa ngayon. Sa ngayon, makikita nyo yung water beading, ano? Parang dumuduras lang siya. So tignan naman natin siya sa loob para mas maganda yung angulo niya. So, ayan siya sa loob. Papansin nyo, parang dumudulas lang yung tubig, di ba? So, ayun, nagpatulong ako dito. Si Jumping Rope Queen! O, di ba? Mas safe siya. So, ayun. Dito na ito natatapos, itong resulta. So, magpapalish na tayo. So, ito na. Start na tayo ulit. Proceed tayo sa process. So, una, syempre, basahin muna natin. And usually, pagka after namin basahin, una namin ginagawa is bayahan muna. Nakapa muna namin yung possible na contamination, mga asfalto, mga ganun. So, kung direkta natin siyang foam wash, tapos punas agad, ang tendency eh dami lang yung gasgas. So ayan, pansinin nyo yung flow ng tubig. Parang yung nakaraan din sa salamin. Parang nagbubuo siya. Hindi siya katulad nitong salamin, no? Nagbibid. So, one way din to para malaman natin kung protected pa yung panel nyo, yung paint panel nyo. Pag kasi hindi na nagbibid, ibig sabihin, katulad nyan, hindi na siya nagbibid, wala na siyang protection. So, ayan, after natin gawin yung pakamay, lagyan na natin ang sabon. So, gamit tayong IK foam. So, ito yung IK foam. Kung kailangan nyo na ito, ito yung price. Mas maganda ito, mas matipid ito gamitin. Sa una, parang mahal, pero pagka nakita nyo na yung result ng paggamit nyo nito, kasi konti lang nakukuha nitong sabon eh, yung consume nya. Dalawang takip lang ng MTX na sabon. 2 liters na shampoo na meron ako. Kasi usually, yung ginagawa natin, di ba yung sa timba. Kanyari, ito yung timba, tapos magsasaling tayo ng car shampoo, tapos lalagyan sa foam o kaya sa microfiber, pabubulayin. Ang dami natin nagagamit. Sayang lang, di ba? Yeah! So ito, check nyo to kung paano yung foam niya. Smooth.
usually ito ginagawa natin pagkatapos natin ipong o kaya sa mga car wash. Ano tay? Nagbablog ako. Ang takas ko nga naman yung anak mo. Takit na nili. Ah. Isang tiro, yung takit. Unti, unti, oh. Ang bata ito, ako kung makakain pala ng mani ito. Ha? No. Hmm. Diyan tayo ngayon. Nagbo-vlog ako. Sa camera yan. Doon muna kayo. Anin ko lang to. Yun, after natin madwell yung shampoo, hayaan lang natin mag-work yung shampoo. Sayang naman yung bilhin natin. Kung babanlawan din natin agad o tatanggal. Teka lang, nawala ako. Nawala ako yung tatay. So yun, after dwelling, hayaan lang natin mag-work yung shampoo. So yung shampoo, sayang nga yung bayad natin kung i-scrub natin lahat. Kasi pagka nilatag natin yung shampoo, syempre mag-work yan. Kaya may mga active ingredients yun. Kaya nga chemical yun. So after nyan, ginagawa namin, after mag-shampoo, bala ulit agad kami. So, after namin ng shampoo, gumagamit kami ng decontaminant. Ito, usually ginagamit to sa mga brake dust sa gulong. Ayan, kung makikita nyo. Pero pwede naman din to gamitin sa body panel. So, para ma-decontaminate lang. Para mas lumambot yung to, yung mga nakakapit, yung mga asfalto eh. Para bago tayo mag-clay, malambot na siya. So ayan, spray lang natin. So ayan, after 3 minutes, pwede natin malawan. Hindi visible sa cam ko yung pagtanggal ng mga contaminants niya. So ngayon, balawan na natin. Then after nito, magkiklay naman tayo. So ito na, mag-clay na tayo. Gamit tayo ng clay bar. Ito, maraming klaseng clay bar. Ah, may clay bar na MTX. Ayan, popost ko sa screen. Ngayon, ang gamit ko, itong chemical guys, hard clay. Kasi matagal itong first time work clay nito eh. Kaya hard clay ang gagamitin ko. So, pag nag-clay kami, ginagamitin namin yung MTX na button din. So ito, mali. Nano slick. Parang pang lubricate niya. Tapos spray lang. Tapos clay. So, ramdamin nyo kung sumasama yung pinaka mga asfalto niya tsaka yung mga decontaminant niya. So ito sa akin, ramdam ko na sumasama siya. Papansin nyo yun, after mag-lay, parang ang smooth na, ang dulas na. Kaya sobrang importante ng clay bar. Disadvantage lang nito, pagka bago ang palaki pagsagamit, medyo makaskas siya. Lalo na kung ito agad ang gagawin nyo, clay bar agad sa panel nyo. Kaya mas maganda, palumbutin nyo muna. Yun yung tinatawag natin na process. Yeah! Ayan, smooth na siya oh. Sa kabila kasi magaspang pa. Ramdamin din yung clay kung may sumasabit. Flip nyo lang. Tiklop-tiklop lang. Banat na ulit.
Lagi nyo lang kakapain ng kamay nyo para maramdaman nyo kung natanggal nyo ba, kung kumapit ba siya dito. So bakit tayo nagkiklay? Kasi pagka nagpolish tayo, kung nandito pa itong mga contaminants na to, isipin nyo lang, ito kunyari, sample ko to, itong bonnet, nagpolish tayo na hindi pa tayo nagkiklay. So ang mangyayari dyan is pag pinalish mo, makukuha niya lahat to ng dumi. So ang nangyayari, kinakaskas lang natin siya sa lahat. Nagkikreate lang tayo ng bagong defects. So ganun ka-importante ang mag-clay. So ayan, smooth na siya sa lahat. Double check na lang kung may na-miss pa kayo. So ayan, okay na. Then, banla ulit tayo. So, ito na, magpapolish na tayo. So, umpisa natin by taping. Ayan, na-tape ko na lahat ng mga edges niya para for safety. So, umpisa natin by using wool pad. So, tatlong pad gagamitin natin ngayon. Isang wool pad, tsaka isang aggressive pad na foam pad, at isang pang finishing. So, ganito kami magpolish, ano? Umpisaan muna natin sa wool pad kasi marami na din siyang swirl marks. So, gamit tayong compound. Gamitin natin si Makita. So, compound by Rupees ang gagamitin natin. So, ginagawa ko is binabasa ko muna siya ng konti. Tutay, ay lumabas. Stuck na. So, kuha na lang tayo sa loob, no? Oops. Switch tayo sa rotary. Yun, lagi natin lalagay yung kable sa balikat para hindi siya mag-create ng defects o scratches sa body. Kasi kung nandito siya, tapos nagpa-polish kayo, nagra-rub-rub lang tong kable, defect na naman. So yun, start tayo dito. Parang... okay, rotary tayo ah. Kalat muna natin yung wax. And, bilisan natin. Another passes ulit. Titira natin tong edges kasi gamitin natin yung maliit na polisher para dyan. Low speed ulit. Kalat muna natin. And high speed. So, gamitin naman natin itong maliit na pile shop na. Maganda ito para dito sa mga kuntog. Kasi hindi niya naabot eh, itong flat. Sample ito. Pag dito, yan, nagpapalish siya dyan,
tapos sinasabay mo dito, nangyayari, itong pinaka-contour niya, pinaka-edge niya, gulping-gulp yan. So, nangyayari, yan ang unang kumukupas. So, kailangan natin gamitin ng maliit para hindi siya ganun kabugbog, para even siya. So, ayun. Proceed na tayo. Lagyan na rin natin yung iba. Yung mga gilid. Hindi naabot nung malaking polisher. So, ayun. Low speed ulit. Para maikalat muna natin yung mga wax. Game. High speed tayo. So, proceed ulit tayo ngayon sa second pad natin. Ito yung aggressive pad, pero mas aggressive yung wool pad. Ito na yung mag-eliminate sa mga natirang light scratches natin tsaka yung mga swirl marks. So, ganito lang gumamit ng DA polisher, no? Hindi nyo siya kailangan lagyan ng pressure. Hayaan nyo lang siya mag-work, yung DA tsaka yung pad. Hayaan nyo lang siya kailangan, hindi siya tumatabingi, hindi siya gumigilid ganun, or else mangyayari magkakaroon ng dent or parang spit. So, yun, hayaan nyo lang siya. Hayaan nyo lang siyang umikot ng nasa sentro niya. Game. Lang 4 dots game, low speed, kalat ang wax, then paanda rin. Turn ng low speed, nakalat na natin, then proceed tayo sa high speed. So, after natin sa aggressive pad, proceed na tayo sa pinaka-finishing pad natin. So, ngayon, gagamitin natin wax ay Uno Protect by Rupes. So, all-in-one polish to, no? So, when we say all-in-one or one step, may kasama na siyang sealant. So, sealant is added protection na din. Kaya siya all-in-one. Nakapagtanggal na siya ng defects, mga swirl marks, etc. And nakapag-protect pa siya. Kung kailangan nyo nito, ito yung price niya, nasa screen. So, ayan, magbibili nyo siya sa Lazada, nandun din siya. So, maraming klaseng all-in-one na, or one step na tinatawag. Mayroon din ng chemical, guys, katulad nito. Polish all-in-one plus sealant din. Yun yung mga, ano ngayon, yung mga wax ngayon, may kasama ng sealant. Para pagka-apply mo, yun na kailangan mag-apply ulit ng wax. Pwede naman mag-apply ulit for added protection, katulad ng gagawin natin dito. So, ano, polish na ulit natin. So, ito. Yun lang. Check nyo lang. Oops. Then, same din. 4 dots. Then, moist natin konti. Basahin natin konti. Yun nga. Again, low speed. Kalat natin by section lang. Tapos ito, dito naman. So, ayan. Low speed. Para makalat natin. And high speed. So, yun, natapos na natin yung polish. So, last step na tayo. Maglalagay tayo ng added protection.
So lagyan natin siya ng SOC 99. So ito, added protection na to by Puso Code. Puso Code siya by SOC 99 Japan. So lalagay tayo. So bago tayo maglagay, syempre IPA muna tayo. Oops. So IPA, alcohol lang and water para lang mas malinis siya. So, parang yung bonding niya intact talaga. Then, apply na natin yung SOC 99 Puso Code. Then, patuyuin lang natin siya ng 5 to 10 minutes. Hayaan natin siya mag-haze, tapos bop natin. Balikan ulit natin siya after 5 to 10 minutes. So, yun, nabop na natin. So, okay na yung Puso Code, nailagay na natin siya. So, dagdag kaalaman lang, sa paglalagay ng added protection, minsan kasi bumibili tayo ng mga mahal o mura o kahit anong added protection, tapos sinasabi natin, ba't ganun? Hindi naman effective, mga ganyan. Bakit? So, yun yung pinaka-question dun, bakit? Kasi, yung proper bonding niya wala. Katulad nito, nag-paint correction tayo, nag-decontamination tayo. So, itong SOC 99 na nilagay natin is sigurado magiging effective to. Compare dito, halimbawa, maglagay tayo dito, hindi naman natin siya na-paint corrected. Oh, so, parang pinakapit lang natin siya sa pinakontamination o yung pinakalibad. Kaya kung maglalagay ako dito, for example, against dito, mas unang ma-wash out to yung chemical na apply natin. Halimbawa, ito, naglagay din ako dito. Ano? So, mangyayari dyan, mas mabilis siya ma-wash out. Iba kasi yung bonding nito kaysa dito. Ito kasi fresh to eh. Parang back to zero. Nag-paint collection tayo. Tinanggal natin lahat ng contamination. Tapos dito, ganun lang. So parang pinakapit lang natin siya sa pinakalibag. So ayun. So dito ko na tinatapos itong video nito. Papakita ko yung result nito bukas. Hintayin muna natin siya mag-effect. Para makita natin yung pinaka-beading niya. Parang isa sa lamina ginawa natin. So, ayun, bago ko tapusin itong video to, bibigyan ko siya ng isang video na para makita nyo yung pinagkaiba niya pagkatapos nito. So, ayun, just show us some love mga team Mythicaloso.